Ika-isa ng Abril, Lunes, sa ika-apat na linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Umalis si Jesus pa Galilea. Pumunta siyang muli sa Kana ng Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. At nangyari na ang anak na lalaki ng isang opisyal ng hari ay may sakit sa Kapernaum. Nang marinig niya na dumating sa Galilea si Jesus mula sa Judea, pinuntahan niya siya at ipinakiusap na lumusong siya at pagalingin ang kanyang anak na nasa bingit ng kamatayan. Kaya sinabi ni Jesus tungkol sa kanya, "Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at mga kababalaghan, hindi kayo maniniwala." Sinabi naman sa kanya ng opisyal, "Kinuo, lumusong ka bago mamatay ang anak ko." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, buhay ang anak mo." Nanalig ang tao sa salitang sinabi sa kanya ni Jesus at umuwi siya. At habang palusong na siya, sinalubong siya ng kanyang mga alipin at sinabing buhay ang anak niya. Inalam niya mula sa kanila kung anong oras siya gumaling at sinabi nila, "Kahapon po ng alauna siya inibsan ng lagnat." Kaya nalaman ng ama na ito ang oras ng sabihin ni Jesus, "Buhay ang anak mo," at naniwala siya pati ang buo niyang sambahayan. Ginawa ni Jesus ang ikalawang tandang ito pagdating niya sa Galilea mula sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga tanda at kababalaghan, hindi kayo maniniwala. Minsan ay sinabi ni Albert Einstein na iwasan natin ang mga taong lagi na lamang negatibo ang pananaw sa buhay dahil lagi silang may problema sa bawat solusyon. Bakit mahirap makita ng iba ang gawang kabutihan ng ibang tao? Lahat ng gawang mabuti ay galing sa Diyos, kahit sino ang gumawa, paano ito ginawa at kung bakit ito ginawa. Hindi sa kailangan pang tanungin o pagdudahan ang anumang kabutihang nagaganap sa ating buhay sapagkat nakatitiyak tayo na biyaya ito galing sa Diyos. Tularan natin yung opisyal na humiling kay Jesus na pagalingin ang kanyang anak na may sakit. Hindi siya Hudyo. Hindi na siya nagtanong kung sino si Jesus at kung ano ang magagawa niya. Lubos ang kanyang pananalig at pananampalataya na tutugunan ni Jesus ang kanyang kahilingang pagalingin ang kanyang anak. Dahil sa kanyang pananalig, pinagpala siya. Pagsasagawa, pagsumikapan nating tingnan muna ang kabutihan ng iba bago natin tingnan ang kanyang mga kahinaan at pagkakamali.